Tuloy-tuloy na paghahanda naman sa epekto ng El Nino sa bansa at epekto nito sa mga probinsya at ipag-usapan with Quirino Governor Dax Cua, ang National Chairman ng League of Provinces of the Philippines. Governor, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat ng nanonood na imbag na bigat. Katatayo amin na po. Opo, base sa inyong tuloy-tuloy na paghahanda, Sir, ilang probinsya ang matinding naapektuhan ng El Nino? Ano-ano pong mga probinsya ito? Sir, ang pinaka-most affected by El Nino are obviously the agricultural provinces. Alam po natin na sa rice production, napakahalaga ng tubig. Hindi lang sa rice production, actually all agricultural practices kailangan ng tubig. But most affected ang ating rice farmers kapag nanunuyo ang ating palayan, talagang hindi magsusurvive ang ating production. But so far, our LGUs are doing their part, coordinating with the Department of Agriculture. Ang daming ang mga ayuda program ng DA na pinapatupad as we speak today, no? From inputs, fertilizers, seeds, and other interventions, even mechanization efforts are there. Patuloy ang support ng Department of Agriculture sa atin. Ano ang mga hakbang po ninyo o mga paghahanda sa epekto po ng El Nino, Governor, sa mga probinsyang ito? Same pa rin po yung ating mga usual interventions na information and education. Sa tingin po natin, education is key, Sir. Kailangan maunawaan ng tao ang posibilidad na magkaroon ng ang pangyayari pala, hindi posibilidad, ang talagang occurrence ng El Nino ngayon, ang pagkulang ng tubig, para sila mismo kasama ng community ay sama-sama nating i-conserve ang ating limited water resources. So but as we do this education campaign, lumalabas ang iba't ibang issues, no? Nakakausap natin ng grassroots, nakausap natin ng mga barangay, ang mga magsasaka, at dyan lumalabas ang kanilang mga kakulangan sa facilities and infrastructure in terms of water management. So nandyan yung mga kailangan na mga water systems panggamit sa mga tahanan instead of getting from groundwater. Nandyan yung issue na dapat mag-source tayo ng surface water o yung mga galing sa ating mga rivers at canals, i-filter natin at gawin nating potable water for domestic use. Andiyan din ang much needed rehabilitation of some of our irrigation facilities. Medyo nasisira, medyo na nasisilt na sila yung ibang irrigation facilities. Kailangan linisin, kailangan ayusin, kailangan i-repair para lalo maging efficient ang pagdaloy ng tubig sa ating mga palayan. So these are the different interventions. So ito ang ginagawa ng ating mga lokal na pamahalaan. Kumusta po ang inyong pakikipag-ugnay naman sa iba pang mga local government units, Governor, para pa rin sa paghanda natin sa epekto ng El Nino? Sir, according to a report of PAGASA, mukhang sa later parts of fourth quarter, third and fourth quarter of this year, tumaas ang percentage of possibility of rainfall sa ating bansa. So, nagbago, no? So, hindi simplistic na El Nino ang tawag dito, parang climate change po yata ito. Ibig sabihin, medyo nagtuyo yung summer period natin ng masyado at medyo dumami masyado yung tubig sa rainy period natin. At dahil dyan, we also need to prepare for possible interventions in case magkaroon ng sobrang daming pag-ulan or sobrang lakas na mga pag-ulan in the later parts of this year. So, baka madisrupt ang ating education calendars, of course. Baka magkaroon ng mga walang pasok. Kung malakas masyado ang bagyo, baka kailangan maglikas ng mga tao. So, ngayon, isang natin kailangan gawin ay yung pag-inspect ng ating mga evacuation facilities. Kami sa Quirino kahapon, yung isang munisipyo namin ay nagte-training na ng mga rescue team nila doon sa ilog. So
naghahanda na nga po. Sa inyo pong pakikipagtulungan sa Disaster Risk Reduction Council natin, sapat ba ang ating pondo? Lalo na itong calamity fund sakaling kailanganin natin sa epekto ng El Nino? So yun naman pong calamity fund natin, ano, parati pong nakahanda yan. So ang talagang purpose talaga ng calamity fund ay kapag tumama ang bagyo, eh meron tayong quick reaction fund. Ibig sabihin, nakaka-responde tayo agad. Meron tayong paghuhugutan na para mailikas, maisalba yung mga kailangan nating actionan agad. But really, what needs to be inculcated in government processes and mindset is that when there is damage that needs long-term rehabilitation, dapat yan automatically natatranslate or nai-insert into the GAA when the government prepares the budget. Whether it be national government or local government. Kasi nga po, nasira nga po ang isang asset ng ating pamahalaan, ng ating community, whether it be road or a bridge or something else, no, that is vital and for that is useful to the community. So kailangan po yan, hindi na po dapat pagdebatihan yan. Yan ay dapat automatically found in the next coming budget so that makabangon agad yung community yung tinamaan ng bagyo. Isa sa mga sektor na apektado ng El Nino ay ang sektor po ng agrikultura. Hihingi lang kami ng update, Governor, sa inyo pong pakikipagtulungan or ugnayan sa Department of Agriculture para dito pa rin, no, sa epekto ng El Nino. And sir, opo, nung a few weeks ago po, ako po ay nakipagpulong sa ating kagalang-galang na administrator ng National Irrigation Administration, si Administrator Guillen. At napakaganda na kanyang mga plano to organize the farmers, the rice farmers or irrigators associations as they are called today, into co-ops. So we will work together, kaming mga local governments, we will work together with NIA and help strengthen and organize these irrigators associations para sila ay maging well-financed and well-organized and professionally run by themselves. Hindi kami magpapatakbo niyan, sila magpapatakbo. Pero yan ay napakaganda dahil yan po ang magpapatibay ng pundasyon ng ating rice production and ng ating farmers. So marami kami plano pong pinag-uusapan. Of course, under the instruction and direction of our Secretary of Agriculture, no less than President BBM, yan po ang mga ilan sa mga nakahandang plano patungkol sa agrikultura. Isa rin sa concern ay ang banta po ng kalusugan. Governor, kumusta paganda natin? At ang pakikipag-ugnayan natin si LPP at ng Health Department. Yes, sir. Ito nga po, may bago tayong kalihim ng kalusugan, si Secretary El Bosa. We've been working with DOH closely for a very long time. But now that we have a new secretary, we are trying to coordinate with him. We're setting a meeting with our secretary so that makapag-exchange notes tayo. Ang napakalaki kasing proyekto na pending ngayon ay yung tinatawag nating universal health coverage, yung universal healthcare, UHC, kung saan maraming functions are being devolved to the local government. Yung pagpapatakbo ng local service delivery network ay maiasa sa ating provincial health council, no? So this council, which are composed of governors and mayors and doctors and nurses and stakeholders, yan po ang maghahanda. Pero ang pinaka crux ng aming usapan ay yung resource sharing
at yung resource allocation. Nandyan po kailangan ng discussion with PhilHealth, with the Secretary of Health, with the local governments, especially the governors, kasi yung province-led health network ang magiging new system natin. We are all excited and in favor of this. We want this to happen right away. And hopefully, we can hit the ground running with the new Secretary Herbosa. Okay. Mensahe na lang, Governor, sa ating pong mga kababayang nakikinig at nanonood po sa mga oras na ito. Go ahead. Sir Arjo, salamat po sa pagkakataon na inimbitahan niyo po ang ULAP, o Union of Local Authorities of the Philippines, at ang League of Provinces of the Philippines. Alam niyo po, itong tubig ay napakahalaga sa ating kabuhayan, sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ito po ay hindi po pili ng mayaman o mahirap, kaya dapat collective po nating alagaan ang ating water resources. Tulad ng narinig ko na direksyon ng ating Pangulo, the water management will be given priority in this administration. At ganoon din po kami sa lokal na pamahalaan. Kami ay tumitingin na at tumutugon at nagpo-focus sa proper and efficient delivery of water resources, the management thereof, and the preservation of our limited water resources as well. So nandyan po yung mga water management. Kabit-kabit po yan sa environmental management, sa sanitation, sa infrastructure, kasi kailangan natin i-develop using new technology ang efficient distribution of these resources at marami pang ibang larangan. At ngayong El Nino, ramdam na ramdam natin ang halaga ng tubig. Kaya po, yan po, sama-sama nating pagtulungan kasama ng local governments ang ating sitwasyon ngayon sa El Nino. Ati pong nakapanayam si Quirino Governor Dax Cua, National Chairman ng League of Provinces of the Philippines. Maraming salamat po.